Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Family Rosary Crusade sa Church Alive segment natin. Ang bukasyon ay isang pagtawag para sa misyon ng paglilingkod at pagtataya. May bukasyon na maging relihiyoso. May bukasyon din ng pagtuturo o mag-alaga. May bukasyon na ipaglaban ang isang advokasya. Anuman ang bukasyon, ito ay isang pagtataya na hindi naghihintay ng kapalit o pagsusukliman lamang. Ang tanong, paano magkakatugma ang kultura ng mga millennials o mga kabataan natin sa panahon at ang pagkakaroon ng bukasyon? Sasagutin natin yan sa pamamagitan ng pakikipagpanayam kay Brother Art Borigao ng Patchen. Good morning, Brother Art. Good morning, Wapads. Well, thank you for being with us. Thank you for coming to our program. Thank you, Wapads, for acquiring me. And this is also my privilege to have with you, to have an one-on-one with you, to have a short insight about what about my vocation on how kung paano ko ito ibahagi sa iba yung mga sariling karanasan ko na bilang isang seminarista, kung ano yung mga pinagdaanan ko na maging ibang maging inspirasyon din sa iba. Ikaw ay taga Bohol, Papads. Taga Bohol. Okay, no. Kwento mo naman konti, no, saan ba nagmula yung bukasyon mo? So ang bukasyon ko po ay nagmula po nung ako po ay isang high school graduate. So kumbaga hindi pa ako masasabi ko sa aking sarili, hindi po ako sumali sa mga religious activities, hindi na ako yung tawag dito na atang isang altar servers. Bagkus, ako din ay isang nagsisimba lang tuwing Linggo. Sapagkat habang patuloy ako namumuhay sa aking sarili, kung saan naging mulat ako sa aking sarili na habang namumuhay ako, dito ko nakikita na kumbaga meron akong tawag. Para bagang mayroong hindi ako mapakali sa aking sarili, meron akong tawag na kung saan ang tawag na ito ay maaring hindi dikta ng iba o hindi dikta ng iba, kundi meron isang tawag na kung saan galing sa itaas. Kaya dito sa tawag na ito hindi ako mapalagi, kaya pinag-isipan at pinagtatuhan ko sa aking sarili na may mulat sa kaisipan na pumasok sa seminaryo. Kaya dito, so you were never close sa simbahan talaga? Opo. Except for nagsisimba-simba ka lang dati. Opo, kasi kasi meron iba nagsimula yung bukasyon, altar server o kaya choir, they are active in the religious activities. Pero sa akin para bagang yung tawag ng Diyos parang isang enigma, kasi may hiwagang nangyayari, mayroong misteryo. Instead na ngunit hindi ako na active ng mga religious activities, hindi ako nagsiserve. Para bagang sa lahat-lahat ng mga tao na nagsiserve, bakit ako pa yung tinawag sa kadamihan ng mga tao? Bakit ako yung, natanong ko din sa sarili, bakit ako yung tinawag? Hindi naman ako active sa mga religious activities, sa simbahan. Bagkos yung para bagang matatawag natin na yung palaboy-laboy lang sa ano ba sa kasi para bang isang tawag natin na haring gangis ba, pero yung pasaway sa mga ano sa mga magulang. Ganun yung naranasan. Meron kang ganung ano? Meron akong karanasan doon. Padre, na kung saan pasaway ako sa mga magulang, hindi ako sumusunod sa mga ano nila utos. Hindi, para bang ako yung panganay sa limang magkakapatid. Kaya doon naranasan ko sa aking sarili na hindi ko sinusunod ng mga utos nila. Kaya matatawag ko sa aking sarili na ako isang pasaway na anak o pasaway na panganay. And yet, you are now in the seminary. Kaya hindi ko akalain nga sa gitna ng aking pagkasuwail, pagkapasaway, nakapasok ako sa seminaryo. Dito ko nakikita yung sarili ko nga in spite sa aking pagkasuwail, pagkasaway, napabilang naman ako sa isang lugar na kung saan maaring magsilbi ka pala sa Diyos despite sa iyong mga pagkukulang. Tanong ko lang ngayon, ano? Now that you have
been in the seminary for a number of years. Tapos, sabi mo, before, pasaway ka. Tapos, parang you were having the fun of your... the so, man, ewan kung ano yung, paano mo i-describe yung pinagdadaanan mo dati. Ngayon, na nasa loob ko ng seminary, are you still able to enjoy yung kabataan mo while inside the seminary? Kasi, minsan sinasabi ng iba, ah, pag nasa loob ko ng seminaryo, pag tumugon ka, sira ang buhay mo, tari ka sa maraming mga bagay. Do you still enjoy your youth, no, even while inside the seminary? Actually, Father, so in my young age, there is sometimes that I will not enjoy my young age while pursuing my vocation, while pursuing inside the seminary formation. Mm. And there are sometimes that I enjoy it. First, so there are sometimes that I enjoy in the sense that there are so many restrictions prohibited na hindi mo kailangan maaring gawin ba? Kasi limitado lang yung kilos mo kasi you are in the formation, mayroon nakatingin sa iyo kasi bawat kilos mo ay maaring isulat ng mga ka-brothers mo na kasi mayroon kaming tinatawag na individual ano yung evaluation. Individual conference. Opo, kasi bawat ng mga kilos mo, halimbawa kapag may gagawin kang hindi kaya-aya sa iyong kapwa kapatid, isusulat nila doon. Tapos doon yun babasya nila kung ikaw ba talaga isang mabuting kapatid o isang na kung saan ganun po yung ano. Kaya masasabi natin na there are limited enjoyment while inside the seminary, and there's also enjoyment na kung saan hindi mo na iniisip yung ano mo, kundi iniisip mo na yung tugon, yung tawag ng Diyos para sa iyo. Mm. Kung paano mo siya sinasabuhay, kung paano mo siya pinapalago sa iyong sarili. Sapagkat sinisit aside mo na o sinasantabi mo na yung tinatawag natin na enjoying yourself from the, for instance, worldly allurements or yung halimbawa yung technological advancements, yung ganun. So yung enjoyment, it's not really about enjoyment na makamundo, something consumeristic or materialistic, but it's an enjoyment na you're being true to yourself, no, responding well to whatever God wants you to be, you know, what God wants you to do in life, no? It's not so much anymore about yung ibang enjoyment na ginagawa natin sa labas na yun ang concept kasi minsan may concept tayo ng enjoyment na, oh sige, basta kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko, no? Pero it's a different kind of enjoyment. Okay, no? Minsan kasi hindi napapansin ng mga kabataan yung ganyan mga bagay, no? And it's good that we are able to speak about that also, no? Another question, no? Do you think that young people, no, are supposed to be carefree and restless sa kanilang buhay, no? Are the young people supposed to be involved in many socio-political activities in our lives, no? Kasi yung mga involvement natin sa kapanahunan ngayon ay itong mga bagay na ito, eh. So in my stance for that, me as a young who are kumbaga mayroon ng pagtanaw sa lipunan natin, maaring hindi tayo maging, kumbaga, walang pakialam, kundi makialam tayo. Kung ano yung narapat nating gawin, yun yung, kumbaga, tinatawag natin na, ano yung boses natin sa lipunan natin. Halimbawa na lang, yung nangyayari sa lipunan natin na yun, na may nangyayaring extrajudicial killing. Ano yung opinion natin doon bilang kabataan. Bilang kabataan, kagaya ko. Ano yung maisasuggest natin? Ano yung contribution natin doon? Ano yung boses natin doon? Kung paano natin matutugunan yung ganong klaseng pangyayari sa ating lipunan? Bilang, halimbawa ako, na nasa sa simbahan, bahagi ng simbahan, ano yung punto ko? Ano yung boses ko? Kung paano ko matitigil yung pagpatay ng mga patayan dyan, yung extrajudicial killing, bagkus yung buhay na pinapatay nila ay isang buhay na kung saan mayroong dignidad at halaga. Na kung saan hindi kayang
hindi kayang palitan ng buhay ng tao ang kanyang buhay na may dignidad at halaga. Hindi lang kayang mismo ng sinabi ng Diyos na sinabi niya na mas malaga yung buhay na pinagkaloob niya sa bawat isa. Sabagkos, tayo ay ginawa ng Diyos na kawangis at kamukha sa kanya. At ito lang ay, kumbaga hindi lang ginagalang sa iba kasi kusa na lang pinapatay na walang, meron pa namang, pagkakataon, meron pa namang panahon na kailang magbago ang tao. Mm-hmm. Yung punto ko doon, kapag ang boses ko bilang bahagi ng simbahan, bilang mayroong karanasan, ibabahagi ko rin sa iba na yung kanang, ang kanilang ginagawa ay talagang mali. Sapagkat sinasabi ko sa kanila na kailangan nating magbigay ng dignidad talaga sa buhay na iyong pinapatay. So talagang lumalabas na yung kabataan cannot just be on the sidelines only. But hindi lang basta sila nanahimik lang, kundi kailangan nila ipakita nila yung ano yung katotohanan talaga na kailangan nilang maging contribution yung paninindigan nila sa lipunan. Hindi lang basta sila nanahimik lamang bagkus kung ano yung nakikita nila na hindi karapat-dapat bilang isang kabataan na mayroong murang isip na bilang isang kabataan na may anong tawag ito? May paninindigan sa sarili. So, I think it's also a lesson that the young people can learn from today. Kasi, yun nga, bang, hindi po pwede rin na basta kung ano lang yung makapagpapasaya sa atin according to our mindset, but also make stands on certain issues that are really relevant in society, especially moral issues, no, that we have to be involved in, no, and that is part of of responding to God also, no. Last question na lang, brother, no. Ikaw, how do you see yourself, say 5-10 years from now? Masasabi ko sa aking sarili, makikita ko aking sarili after 5 years or 10 years na kung pagpalain ng Diyos sa kanyang gabay at awa na maging ako ay maging pari at hindi lang basta't maging pari kundi isang pari na kung saan mayroon malawak na pagtanaw sa kanyang lipunan, sa kanyang nasasakupan, sa kanyang mga parishioners at bilang isang bahagi ng Patchim community na kung saan nagbi-build up ng mga to live the evangelizing, to build an evangelizing community of love, na kung saan dito namin isinasabuhay yung vision and mission of the community natin, na kung saan mas epektibo, na kung saan yung isang komunidad ay magkaroon ng isang community na hindi lang basta sila nakapokus doon sa mga makabundong bagay, bagkus nakapokus sila sa pagsisilbi ng Diyos, na kung saan na may initial initiative na sa aking sarili na bilang isang bahagi ng simbahan o bilang tagapaglingkod na ng simbahan, na kayang akitin ko ang iba na makidalo sa komunidad namin o bilang bahagi na ng community, na kung saan maaring yung buhay nila ay magbabago sa pamagitan ng conversation and communion with God. Maraming salamat, Father Art, sa pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin. Be able to tell our televiewers, what it means to be a young person, but at the same time responding to the vocation, of God calling us. Magbabalik po ang Family Rosary Crusade makalipas ang ilang paalaala.